Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Pakiusap namin sa inyo, lambing namin sa inyo. Pwede bang i-like nyo naman ang ating YouTube channel, ang Exemplars Academy. Exemplars Academy kasi nandun lahat ng lesson natin. O kaya i-like mo ang ating Facebook page sa Exemplars Academy. Kumusta na kayo? Isang kaway naman dyan at isang malakas na hello kay Teacher Jo! Ayan, huwag titigil ang kaway! Yes, hello, hello! Bago tayo magsisimula, may konting exercise muna tayong gagawin. Ako, ready ba kayo sa exercise natin? Magsisimula tayo sa pinakamahirap, mata. Okay, lahat ng mga mata tumingin sa akin. Lahat ng mga mata, titingin sa kaliwa at titingin sa kanan. Teka, alam niyo na ba ang inyong kaliwa at kanan? Huwag kayong titingin sa akin pala. Titingin kayo sa nanay at tatay ninyo o dun sa mga kasama ninyo sa bahay. Tanungin niyo sila, alin po ba ang kaliwa at kanan? Kasi baka sa TV malito kayo, magkaiba tayo ng perspective o ng view. So, para sa akin dito sa TV, ito yung aking kaliwa. Tanungin mo yung nanay at tatay mo nasaan ang iyong kaliwa o kanan. Lolo at lola, tanungin mo yung mga kasama mo sa bahay ngayon. Okay, alam mo na yung kaliwa? O tanong mo naman kung nasaan yung kanan. Kasi ito yung sa akin, yung kanan ko. Ngayong alam mo na ang kaliwa at ang kanan, mag-exercise na tayo. Ulit, mata. Yung mata mo ay titingin muna sa kanan. Susunod ay titingin sa kaliwa. Yan. Ulitin natin. Ang mata titingin sa kanan. Susunod sa kaliwa. Susunod na titingnan ay ang taas. Susunod na titingin sa baba. Ang galing naman ang exercise ng mata ninyo. Very good. Next exercise ay ang tenga! Patalasin natin ang ating tenga. Tingnan natin. Snap! Marunong ba kayong mag-snap? O pumitik! Snap your fingers to the right! O pumitik sa kanan. Malinaw mo bang narinig? Very good! Kung malinaw mong narinig. Tingnan naman natin sa kaliwa.
snap your fingers to the left. Narinig mo ba? Pumitik sa kaliwa. Ba, may narinig ako, Teacher Jo. Very good. Okay, pangatlong exercise. Pumalakpak ng tatlong ulit at sumigaw ng wow. 1, 2, 3, wow! O, kayo nga. Very good. O, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, wow! Ipadyak ang mga paa. Uunahin natin ang nasa kaliwa. Nasaan nga ba yung kaliwa? Ito yung kaliwa ni Teacher Jo. Ikaw, nasaan ang kaliwa mo? Okay, papadyak sa kaliwa. Susunod sa kanan. Papadyak sa kaliwa. At papadyak sa kanan. Mahusay! Hi kids! Kabisado niyo na ba ang mga bawat araw sa buong linggo at ang mga buwan sa kalendaryo? Alam ko, mas madaling matandaan sa English. Pero ngayong araw, babalikan natin ang mga araw sa buong linggo at ang bawat buwan sa wikang Filipino. Handa na ba kayo? Mayroong 7 araw sa isang linggo. There are 7 days in a week. Let me begin first in English. That's Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Again, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sa Filipino, mayroong 7 araw sa isang linggo. Magsisimula ito sa araw ng linggo. Susundan ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Uulitin ko. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. Linggo o Sunday. Lunes o Monday. Martes o Tuesday. Miyerkules o Wednesday. Huwebes o Thursday. Biyernes o Friday. At Sabado o Saturday. Again, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Sabay-sabay nga tayo para mas madali nating matandaan. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Ilang araw nga mayroon sa isang linggo? Tama! 7 araw mayroon sa isang linggo. Ano-ano ang araw ng pasok sa eskwela? Sabihin nyo nga, ano-ano kaya ang araw ng pasok sa eskwela? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes! Tama! Ano naman ang araw kung kailan walang pasok ang mga batang kagaya ninyo? Sabado at Linggo. Tama! Sa mga araw na nabanggit, ano ang paborito mo? Ano ang favorite mong araw? Very good! Kailan ang kaarawan mo? Alam mo ba kung kailan ang birth month mo? O yung buwan kung kailan ka pinanganak? Kailan nga ba ang iyong birth month?
Hanapin nga natin sa bawat buwan na aking babanggitin. Kapag nabanggit ko ang buwan ng birthday mo, itaas mo ang iyong kamay ha at sabihing, "Birth month ko yun!" Ang unang buwan sa isang taon ay ang Enero o January. Sumunod ay Pebrero o February, Marso o March, Abril o April, Mayo o May, Hunyo o June, Hulyo o July, Agosto o August, Setyembre o September, Oktubre o October, Nobyembre o November, at Disyembre o December. Ulitin natin ha, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Very good kayong lahat! At para mas matandaan natin ang mga buwan sa bawat taon, halika, kantahin natin ito! Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi. Si Bimbo ang batang bibo sa panulat ni Adela G. Tolentino. Wow! Ang saya! Wika ni Bimbo. Sabay kabig muli sa manibela ng sinasakyang tekotseng laruan. Nasa Radiant Place sila, isang pook pasyala na dinarayo dahil sa mga nakawiwili at magagandang larong pangbata. Makikita ang tuwa sa mga mata ni Bimbo habang walang sawang palipat-lipat sa mga larong naroroon. Aliw na aliw siya sa mga naglipa ng lobo sa balloon room. Masiglang masigla siya habang nangangabayo, nagpapadulas at naglalambitin. Sa kagustuhang masubukan lahat ng laro, hindi na niya namalayang napapalayo na pala siya. May kalayuan din kasi ang bawat laro, dahil na rin sa malawak na nasasakupan ng pook pasyalan. Naku, nasa na ako? Naaalarmang wika ni Bimbo habang pilit na tinatandaan ang bawat daang pinanggalingan. Kailangan kong makabalik sa kinaroroonan ni nanay, wika nito. Kaya, mataman niyang binasa, inunawa at sinundan ang bawat salita at babalang nakikita habang siya'y naglalakad. Ilan sa mga ito ang dito ang daan patungo sa jungle zone, daan patungo sa slide, mag-ingat, madulas ang daan, at iba pang makakatulong sa mga bumibisita doon. Nay! Bimbo! Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap, tanong ng ina. Buong higpit na niyakap ni Bimbo ang kanyang ina. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Napalayo po ako sa katitingin sa mga laro, sagot ni Bimbo at kinuwento ang mga nangyari.
Nagpapasalamat po ako at agad ko kayong nahanap. Masayang wika ni Bimbo. Ang ganda ng kwento, no? Narito ang mga tanong. Sino ang batang Bibo na tinutukoy sa kwento? Sino raw ang batang Bibo na tinutukoy sa kwento? Kung ang sagot mo ay si Bimbo, ikaw ay tama. Ano-ano daw ang mga larong inihanda ng Radiance Place na lubos na kinagigiliwan ng mga bata? Ano ba yung mga natatandaan ninyo na laruan daw doon? Tama! Meron dong dekotseng laruan? Merong balloon room? Merong kabayo? May nagpapadulas at may naglalambitin. Ano daw ang nangyari kay Bimbo nang subukan niya ang lahat ng mga laro? Ano ang nangyari kay Bimbo nang subukan niya ang lahat ng mga laro? Tama! Naligaw siya! Kayo ba kids, naligaw na ba kayo? Ano ang ginawa ninyo? Paano nakabalik si Bimbo sa kaniyang nanay? Paano nakabalik si Bimbo sa kaniyang nanay? Tama! Sinundan niya ang bawat salita at babalang nakikita habang naglalakad. In short, sumunod siya sa direksyon. Very good, ano? Kung ikaw si Bimbo, ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay naligaw? Kung ikaw si Bimbo, anong mararamdaman mo? Kung ikaw ay naligaw? Nako, baka parehas kayo ng nararamdaman ng inyong mga magulang at kayo. Siyempre, kakabahan ano at matatakot. Mabuti na lamang at si Bimbo ay Bibo dahil naisip niya na sundan ang mga salita at basahin ang mga babala patungo sa daan kung saan siya nawala. Yan ang kahalagahan, kaya dapat marunong magbasa ang bawat bata. Kids, kumuha kayo ng lapis at papel at hihintayin ko ang pagkuha ninyo ng lapis at papel. Pakinggan ang mga pangungusap na babasahin ko tungkol sa kwento. Tukuyin ang kahulugan at bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, walang sawang palipat-lipat sa mga larong naroon. Ano daw ang ibig sabihin nito? Walang sawang palipat-lipat sa mga larong naroon. A. Tuwang-tuwa sa paglalaro. B. Naghahanap ng mga kaibigan. O letter C. Napagod dahil sa palipat-lipat na paglalaro. Letter A, tuwang-tuwa sa paglaro. B, naghahanap ng mga kaibigan. O letter C, napagod dahil sa palipat-lipat na paglalaro. Ang tamang pakahulugan nito ay ang letter A, tuwang-tuwa sa paglalaro. Ibig sabihin ng walang sawang palipat-lipat sa mga larong naroroon ay ang letter A, tuwang-tuwa sa paglalaro. Ikalawa, naku, nasa na ako? Ano kayang ibig sabihin nito? Letter A, takot o pagkabahala? Letter B, saya? O letter C, sabi? Nako, nasaan na ako? Letter A, takot o pagkabahala?
Letter B, saya. O letter C, sabik. Kung ang sagot mo ay letter A o takot o pagkabahala, ikaw ay tama. Ikatlo, kailangan kong makabalik sa kinaroroonan ni nanay. Kailangan kong makabalik sa kinaroroonan ni nanay. Letter A, pursigido. Letter B, masayahin. O letter C, matatakutin. No kaya ang ibig sabihin nun? Letter A, pursigido. Letter B, masayahin. O letter C, matatakutin. Kung ang sagot mo ay letter A, pursigido, ikaw ay tama. Very good! Tukuyin ang angkop na salita na bubuo sa pangungusap. Bilugan ang salita sa loob ng saknong. Una, ako ay umiiyak, tumatawa, tuwing masaya. Ako ay umiiyak, tumatawa, tuwing masaya. Kung ang sagot mo ay tumatawa, ikaw ay tama. Dahil kapag masaya, ang tao ay tumatawa. Ako ay umiiyak, tumatawa, tuwing malungkot. Ako ay umiiyak, tumatawa, tuwing malungkot. Ano ang sagot mo? Umiiyak o tumatawa? Kung ang sagot mo ay umiiyak, tama ka. Kapag malungkot ang isang tao, may pagkakataon na umiiyak siya. Ako ay naduduwag o di mapakali tuwing nangangamba. Ako ay naduduwag, di mapakali tuwing nangangamba. Ano ang sagot mo kapag nangangamba ka? Naduduwag ka ba o hindi mapakali? Kung ang sagot mo ay naduduwag, ikaw ay tama. Kapag ang bata ay naduduwag, ano ba ang pwedeng gawin? May dalawang bagay na pwedeng gawin. Una, manalangin para sa kalakasan. At ang ikalawa, kung naduduwag, ay humingi ng tulong sa mga magulang o sa nakatatanda. Iguhit ang happy face kung ang pangyayari ay magbibigay sa iyo ng saya at sad face naman kung hindi. Muli, iguhit ang happy face kung ang pangyayari ay magbibigay saya at sad face kung hindi. Una, mataas ang nakuha mong marka. Mataas ang nakuha mong marka. Happy face o sad face? Tama! Happy face! Siyempre kapag mataas ang grades mo, hindi lang ikaw ang happy, kundi ang mga magulang mo rin. Nagluto ng masarap na pagkain ng iyong nanay. Happy face o sad face? Tama! Ako rin happy face ako kapag nakakain ako ng masarap na luto ng aking nanay. Binigyan ka ng regalo sa iyong kaarawan. Happy face o sad face? Aba, wala ba naman yatang binibigyan ng regalo na sad face? Kaya tama ang iyong sagot, happy face. At kapag nabigyan ka ng regalo, anong sasabihin mo? Tama, thank you po. Namatay ang alaga mong tuta. Namatay ang alaga mong tuta. Happy face o sad face? Oo, sad face. Talagang nakakalungkot naman ang pagkamatay ng alagang tuta. At panghuli, nasa paaralan ka ng ibalita sa iyo na isinugod sa ospital ang iyong nanay.
nasa paaralan ka ng ibalita sa'yo na isugod sa ospital ang iyong nanay. Happy face o sad face? Oo. Nakakalungkot naman talaga ang pagkakasakit ng bawat miyembro ng pamilya, lalong-lalo na ng iyong nanay. Pag-aralan ang bawat sitwasyon. Hanapin at isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Una, nagmamadaling nagtungo sa kusina ang iyong nanay. May naaamoy kang nasusunog. Ano kaya yung nasusunog? Letter A, gutom. Letter B, natumba. O letter C, nasunog ang sinaing. Ano kaya yung nasunog? Tama, letter C, nasunog ang sinaing. Ikalawa, nagbibisikleta ang nakababata mong kapatid nang bigla siyang umiyak. Nakaupo sa lupa at tinatakpan ang tuhod. Ano kayang nangyari? Letter A, gutom. Letter B, natumba. O letter C, nasunog ang sinaing. Kung ang sagot mo ay letter B, natumba, ikaw ay tama. Ikatlo, biglang umiyak ang nakababata mong kapatid na nasa duyan. Biglang umiyak ang nakababata mong kapatid na nasa duyan. Ano kaya ang nangyari? Letter A, gutom. Letter B, natumba. O letter C, nasunog ang sinaing. Kung ang sagot mo ay letter A, gutom, ikaw ay tama. Makinig sa kwentong babasahin. Sagutan ang mga tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot. Araw ng Sabado, naglalaro ang magkaibigang Carlo at Ben sa palaruan nang biglang mawala ng balanse ang huli habang naglalaro sa swing. Napangiwi si Ben. Unang tanong, ano ang ginawa ng magkaibigang Carlo at Ben? Ano ang ginawa ng magkaibigang Carlo at Ben? Letter A, naglalaro. Letter B, nag-aaral. O letter C, natutulog. Letter A, naglalaro. Letter B, nag-aaral. O letter C, natutulog. Kung ang sagot mo ay letter A, naglalaro, ikaw ay tama. Ikalawang tanong. Saan sila naglalaro? Saan sila naglalaro? Letter A, sa paaralan. Letter B, sa palaruan. O letter C, sa palikuran. Letter A, sa paaralan. Letter B, sa palaruan. O letter C, sa palikuran. Kung ang sagot mo ay letter B, sa palaruan, ikaw ay tama. Ikatlo, ano ang nangyari habang siya ay naglalaro? Ano ang nangyari habang siya ay naglalaro? Letter A, nasugatan sila? Letter B, nag-iyakan sila? O letter C, nawalan ng balanse si Ben? Kung ang sagot mo ay letter C, ikaw ay tama. Bakit daw siya napangiwi? Bakit daw siya napangiwi? Letter A, dahil siya ay nangamba? Letter B, dahil siya ay masaya? O letter C, dahil siya ay inaantok. Bakit daw napangiwi si Ben nung siya ay mawala ng balanse sa swing? Letter A, dahil siya ay nangamba? Letter B, dahil siya ay masaya? O letter C, dahil siya ay inaantok? Kung ang sagot mo ay letter A, dahil siya ay nangamba, ikaw ay tama. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako po si Tenten Nanod.
eskwela, nood din po kayo! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello! Welcome back sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ulit si Coach Miko, kasama ang ating pianist si Kuya Josh. Are you ready to sing today? Okay, before we sing our song today, let's do a little bit of vocal warm-ups. Are you ready? Sing with me. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. Last one. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go lower. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Very good! Now that we're done with our warm-ups, let's sing our song, He's Got the Whole World in His Hands. We have 4 lines to sing today. Let's sing! He's got the whole world in His hands. Your turn! Next line. He's got the whole world in His hands. Third line. He's got the whole world in His hands. And last, He's got the whole world in His hands. Very good! That was short and easy, right? Now, it's time to sing from the top. Let's go! Today. Thanks, Kuya Josh! This is Coach Miko of Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. See you next time! Bye! Konnichiwa! Aloha! Annyeonghaseyo! Sawadika! Ang ibig sabihin niyan sa iba't ibang language ay Hello! Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro na magbibigay sa iyo ng special kwento ngayong araw na ito. Alam mo ba na ang hello ay pwedeng sabihin sa iba't ibang language kagaya nga ng na-mention ko kanina? Ikaw ba? Kayo, mga bata? Marunong ba kayong magsalita ng iba't ibang language? Parinig nga! Uy, very good! Alam niyo ba
noong ilang libong daang taon na ang nakalilipas. Nakasulat sa Bible sa banal na aklat ng Genesis, iisa lang ang ginagamit na wika ng mga tao. At kapag iisa lang ang wika o iisa lang yung language na ginagamit ng lahat ng tao, ibig sabihin yan, madaling nagkakaintindihan. Kagaya natin, nag-uusap tayo sa iisang language, sa wikang Filipino, nakakaintindi ka ng wikang Filipino. At kapag iisa ang language, mas madali ang pakikipag-usap, di ba? Isang araw, itong mga mamamayan o yung mga group of people na merong isang language, nagkaisa sila. Sabi nila, humanap tayo ng matitirhang lupain. At nakarating sila sa Sinar. At doon sila nanirahan. Nag-usap-usap sila. Gumawa tayo ng isang lungsod na aabot sa langit. Gumawa tayo ng tower at doon tayo titira. Gagawin natin itong pinakamaganda, pinakakool, pinakamahal, pinakamatibay at pinakamataas na aabot hanggang sa langit. Para mas maraming makakita. Kasi ang gusto nila maging sikat at ipakilala sa lahat ng tao ang kanilang gawa ay magaling at hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya nagtulong-tulong sila para itayo ang tower. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas hanggang sa umabot na halos sa langit. At sila ay natuwa. Yay! Tuwa-tuwa sila. Natapos ang tower. Kinaya namin tapusin ito gamit lamang ang sarili namin mga kakayahan. Yan ang pagkakaisa nila at tuwang-tuwa sila. Pero, merong hindi masaya. Nang nakita ng Diyos ang kanilang mga ginawa, pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang mga wika. And suddenly, o bigla na lang, nagulat sila. Kapag nagsasalita itong isa, hindi ko maintindihan. At meron akong ibang sinasabi na hindi rin nila maintindihan. Kapag hindi nagkakaintindihan ang bawat isa, anong nangyayari? Nagkawatak-watak ang mga tao na dati ay nagkakaisa. Naging mahirap na sa kanila ang pag-uusap, kaya't sila ay hiwa-hiwalay na ng kanilang mga tahanan. At nagpunta sila sa iba't ibang panig ng mga daigdig. Tandaan niyo, kids, na ang bawat tao ay likha ng Diyos. At ang lahat ng kayang gawin ng iyong mga kamay, tandaan mo na hanggang sa iyong paglaki, wala kang ibang pasasalamatan kundi ang ating Diyos, si Jesus Christ. Dahil siya ang nagbibigay ng kakayahan sa ating mga kamay na gumawa ng mabuti at maganda. Online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Mabuti pa rin si God. May COVID-19 o wala. Yan ang tinuturo sa akin nila mami and daddy nang magkaroon kami ng COVID-19 sa family. Hindi ako natakot kasi inaalagaan nila ako at lagi kaming nagpe-pray. Kaya po, ingat po tayo lagi. Paglalabas, wear face mask, face shield, at mag-physical distancing. At syempre, ang mga batang kagaya ko ay bawal pa rin lumabas para ligtas.
mga magulang at teachers. Saludo po kami sa pag-empower ninyo sa mga kabataan para manatiling positibo sa buhay sa gitna ng pandemya. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Welcome to Eskwela Online Paralan para sa mga bulilit ng tahanan. Brought to you by Exemplars Academy. I'm so happy that you are here today. My name is Teacher Anne. Hello to the bulilits and not so bulilit who are watching. Today, we are going to learn about the letter sounds. Are you ready? If you are ready, give me a thumbs up. Thumbs up. Okay, let's get started! How many letters are there in the alphabet? Do you remember? Correct! There are 26 letters in the alphabet. And we are finished with the first letter sound, the letter A. What is the sound of the letter A? Do you remember? Can I hear that? Great! It is A, A, A. Can you open your mouth and say, ah, ah, ah. Can you say it again? Ah, ah, ah. Very good. Since you now know the letter A sound, let's play a game. I will show you a picture of a playground. In the picture, you find the things that start with the letter A. Are you ready? Okay. Did you find the things that start with the letter A? Great! What did you find? Ant. Correct. What else? Apple. Very good. What else? Arrow. Good job. Encore. Very good. Axe. What else? And the last one is ambulance. Very good, kids. Good job, kids. Because you found the things that start with the letter A, I will give you a star. Today, we will learn the next letter sound. Are you ready? Great! Okay, turn on your listening ears.
Alright, and get ready to talk about the new letter sound. Did you turn on your listening ears? Great! Now, I will say, eyes on me, eyes on me. And you will say, eyes on you, Teacher Anne. Can you repeat that? I will say, eyes on me, eyes on me. And you will say, eyes on you, Teacher Anne. Good job! Okay, kids, before I show you the new letter, I would like you to listen to the sound. Listen carefully. Can you guess what kind of sound is that? Or what kind of animal was that? Was it a dog? A cat? A monkey? What was it? You are right! It was the sound of the bear. We will be talking about the letter B, as in B, B, bear. What letter do you see here? Yes, this is the letter B, 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 or the letter B. Sometimes we call it mommy B or big B. How about this? What letter is this? Yes, this is the lowercase letter B. Or sometimes we call it the baby B or small B. Okay, let's put the big B and the small B together. What is the name of this letter again? Correct, it's letter B. It's the letter B. Do you know the sound of this letter? I already said it. It is B, B, B. This letter says B, B, B. Can you repeat after me? B, B, B. Okay, it's your turn. Good job! Letter B says B, B, B. Now, let's learn more about the letter B. So that you can remember the B, B sound, I will show you the pictures that start with a B, B sound. Are you ready? Give me a thumbs up! Great! Okay, kids, what is this? Yes, it's brown bear. This is a brown bear. It's a big and powerful animal. They live on land and they eat meat. Can you move like a bear? And can you say b b b? Okay, let's move like a big brown bear and say b b bear. Good job! Now what is the next picture? Can you guess the name by listening to the sound? Yes, it is a bird. Bird, yes, it has wings and their body is covered with feathers. They can fly and lay eggs. Can you say b, b, b? Okay, let's fly like a bird and say b, b, bird. Good job! How about this? Can you guess? Can you listen to the sound? What is it? Yes, it is a buzzing bee. Bee. It is a flying insect. Can you say b, b, b? Or b, b, bee? Good job! What about this? Listen to the sound. What is it? Yes, it's a bouncing ball. It's an object that is kicked, thrown, and hit in a game. Can you say b, b, b? Okay, pretend that you are bouncing a ball or kicking a ball. And say b, 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 ball. Good job! What are the other objects that begin with a b, b sound? Can you guess? I will give you a hint, okay? It's a yellow fruit and monkeys love to eat it. What is it? Yes, you are right. It's banana. What else? Yes, this is where you sleep. What is it? Yes, it is a bed. This is where you put all your things when you go to school. What is it? Yes, it is a bag. Can you name the colors that begin with the letter B? Can you give me colors that has B sound? What is it?
It is the color of the grizzly bear. What's the color of the grizzly bear? Yes, you are right. It's brown. What about the color of your hair? What is the color of your hair? Yes, it's black. What about the color of the sky? What's the color of the sky? Yes, you are correct. It is blue. Okay, kids, good job. We are finished naming the pictures that begin with a b sound. Let's review them. The first one is bear, bird, bee, ball, banana, bed, bag, brown, black, and blue. Can we sing them and say the b sound? Let's do it. Bear, bear, b b b. Bird, bird, b b b. Bee, bee, b b b. Ball, ball, b b b. Banana, banana, b b b. Bed, bed, b b b. Bag, bag, b b b. Brown, brown, b b b. Black, black, b b b. Blue, 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 b b. Good job! Okay, I'll be teaching you another song. The title of the song is Bouncy Ben. Okay, are you ready? Let's sing. Bouncy Ben says b in words. Bouncy Ben says b in words. Bouncy Ben says b in words before he bounces home. Okay, can you do it? All right, let's try. Bouncy Ben says b in words. Bouncy Ben says b in words. Bouncy Ben says b in words before he bounces home. Very good, kids. Now, to learn more about the letter B or the B sound, you are going to listen to a short story that will help you remember the B sound. Are you ready? If you are ready, can you move your arms? Can you wave your arms? Come on, move your arms. All right, let's sing. Story time is here again, here again, here again. Story time is here again. I'm ready to listen. The title of our story is The Bear and the Bee. Boo is a small bear. He was playing with his balloon when he heard a strange sound. Boo followed the sound until he found a small bee. It was flying around the flowers, making a buzzing sound. The bee was gathering the nectar from the flowers to make the honey. Boo loved the bee. It gives him sweet honey. The end. Okay, kids, are you ready to answer my questions? Let's see if you have understood the story. Okay, I'll be reading the questions. Get ready. Number one, who has a small bear? Correct, it is Boo. Number two, what was he playing? Yes, he was playing with a balloon. Number three, what did Boo find? What did he find? It is the bee. And number four, what did the bee give Boo? Honey, very good. Number five, did Boo like it? Yes, he liked the honey. All right, kids, from the story that we read, we will name the words that begin with a b sound.
What are those? Can you remember? There are four words that start with the letter B from the story. Can you name them? Okay, the first one is Boo, right? And then Bear. What else? Balloon. And the B. Can you say the first sound of the words again? B-b-boo, b-b-bear, b-b-balloon, and b-b-bee. Great job! I will give you 3 balloons for a job well done. You have learned the letter B sound. Now we will study how to trace and write the letter B. How do we write the letter B? Okay, I'll teach you. So you have to start from the top. You have to write standing line. So from the top, make a straight line. There. And then make a curve line. Curve and curve. Let's try it again. From the top, standing line. And then curve line. Good job! How about the small B? How do we trace and write the letter B? Or the small B? Standing line and curve line. Let's do it again. Start from the top. Standing line and curve line. That's how you will write the letter B. Okay, did you get it? Good job. Okay, activity time. Point all the pictures that begin with the letter B. Now you can use your pointer. Are you ready? I will give you 10 seconds to answer it. At the count of 3, you may begin. 1, 2, 3. Okay, let's check your answers. What are the pictures that begin with a B sound? Let's name them, okay? Bear, bird, bee, ball, banana, bed, and bag. Great! Wait, there's another picture that starts with the letter B. This is very important object. It is the Word of God. What is it? Can you guess? Yes, you are right. It is the B-I-B-L-E. It is the Bible. Bible as in B-B-Bible. Okay, let's see the song. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the B-I-B-L-E. B-B-Bible. I had so much fun teaching you today the letter A and B sounds. How about you? Did you have fun learning them? Okay, if you enjoyed it, can you give me a thumbs up? Thumbs up! Thumbs up! Okay, kids, until next time, I will be teaching you another letter sound. So, do not miss the fun learning the letters and their sound. This is Teacher Anne, and I will see you again. Bye! God bless you! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.